akin, hindi kanya kasi nandinegosyo na ako. Anong negosyo mo, kuya? Pangpagwapa? So, sabi ko, anong negosyo ng matanda na to, pangpagwapa? Sabi ko, kuya, pwede bang ikwento mo sa akin? Sabi ko sa ganun sa nag-sponsor sa akin. Sabi niya, kung gusto mo, punta tayo sa office. Ay, sabi ko, kuya, ano ba yan? Pero may puhunan. Sabi niya sa akin, anong puhunan, kuya? 7-8. Sabi ko, wala kong pakialam sa 7-8 na sinabi niya. Tapos nagbilog-bilog siya sa lupa. Alam, sabi niya, alam yung lupa, yung buhangin, naalim ako, kasi natitinda nga ako almusal. Alam mo, pag ikaw to, tapos may tao ka rin to sa right, may tao ka rin sa left, may tao, may kita ka, is 2-5. So, sabi ko, wala akong pirang 7-8. Pero, sino bang hindi gusto kumit ng 2-5? Naman? Sabi ko, kuya, baka pwede pagkatapos kumagtinda, pupunta tayo doon? Sabi niya, So sa madaling salita, naging open-minded na ako. Tapos dinagdagan pa niya. Kasi ano, mayroong pang insurance, 200,000. Sabi ko, ay ganda yan! Kasi, pagtitinda ko kalmusal, in more than 3 years, in case binangga ako, paano na mga pamilya ko? Transferable scholarship para sa mga anak ko. Tama, paano kung hindi ko na kaya magtitinda? Sabi ko, tapos 150 per day lang, mag-iipon kaya ako para mapaparang pang-anak ng college? So naisip ko yung scholarship. Sabi ko, oh tama, kuya, sama talaga ako dyan. Sabi niya, gusto mo bukas? Kuya, bakit bukas pa? Sabi ko, oh sige, mamaya susunduin kita. Sa madaling salita, sinundo ako, binakride ako sa isang single na motor. So, sa maalala ko nun, binag-ride niya ako. Walang alam yung mister ko kung saan ako sasama. Sa madaling salita, parang binuhusan ng malalim.
malamig na tubig na super excited ka. Grabe naman to, sabi ko. Kaya nga ako isang gunit mo to sa iba, kasi gusto natin pagtutulungan, sabi ko nga nun. Tapos hindi mo ako suportahan. Sa madaling salita talaga, hindi ako makatulog. Grabe! Ano ba yung bilog-bilog na yan? Yung bang-five talaga. Kasi sa madaling salita kasi ayaw ng mister ko. Alam mo, ako yung isang babaeng walang-wala, nag-umpisa sa walang-wala, pero mayroon akong lakas ng loob. Yeah! Dumami kami sa hirap. Ano pa ba yung pwedeng magsalita sa akin kahit sino na pwede kami umaman, kundi yung taong lang nung namatanda? Diba? Sabi ko, hindi, marami nagpakatotoo doon. Sabi ko, so sa madaling salita, sabi ko, ayaw talaga ng mister ko. Sa madaling salita, pagkatapos ko nagluto ako ng madaling araw, alauna pa lang gising na ako para magluto. Alas 4 nakapag-display na ako sa kalsada. Sabi ko, Lord, pag hanggang tumahubos yung paninda ko, mamaya, mangungutang talaga ako. Sabi ko, alam, sabi ko, di, natulog, lumulutang kasi ako dun sa 1515. Sabi ko na doon, sabi ko, Lord, gumising na ako, Lord, kung saan mo ako dadalhin, doon ako makakalapit ng tulong. Di sabi niya, tinumbo ko pag-straight sa amin, tinumbo ko yung tindakan sa harap namin. Alam mo, sabi ko sa kanya, Kuya, may nagpapautang ka ba? May kilala ka bang nagpapautang ng 5-6? Sabi niya, oo, meron, Bombay, 10% lang. Magtinda ka lang ng merienda sa hapunan. Kuya, mamamatay na ako, hindi ko na kaya. Sabi ko, pero paano kita garantuhan kung hindi ka makilala na nagtitinda ka ng merienda sa hapon? Sabi ko, hindi. Sabi sa pwede mo, ano, 10% lang yun? Sabi niya sa akin, Kuya, pwede ba? Sabi ko, may motor ka, pwede i-garantuhan yan. Ako, papagalitan ako sa asawa ko dito. Sabi ko, hindi. Sabi niya, tinanong niya ako, doon ako kasi nagkamali. Kasi na, ano bang gagawin mo? Kuya, may negosyo kasi akong gustong buksan. Sabi niya, ano yun? Maganda, kasi food supplement. At maraming tao ngayon sa akin, hindi yan uso, hindi yan maganda. Sabi niya sa akin, mali, sabi ko. Alam mo, parang, ano? Sabi ko naman, buti may dumating na customer. Sabi ko, ay, mali, mali. Sabi ko, Lord, kung saan mo ako dadalhin, doon ako makahintulong. Punta na naman ako sa isang tindahan. Pagdating doon, ate, magtanong ako, mayroon ka bang kakilalang nagpapautang ng 5-6? Sabi niya, bakit? Kasi yung sing-sing ng mister ko, ang taga ng nakasang na puro tubog lang. Sabi ko gano'n, baka pwede na lang ako sa'yo mangutang. Tapos araw-araw ko na lang hulugan. Sabi niya, ah, gano'n ba? Magkano naman? Eh, ano kasi yun ni 8,000. Eh, mayroong pang tubo, 9,000 na lang. Pwede ba 9,000? Alam mo lang yung handa, sabi niya. Ah, ganun ba? So, pwede ba? Paano ba yan? Pwede ba siyang 1 month? Oo, pag 1 month, malaki-laki. Pero 10% lang, sabi niya sa akin. Sabi ko, paano kung mag-renew? Pwede na ako na ano, renew na daw ako. Pwede. So, pwede pa lang gawin natin 60 days? Sabi ko ganun. Pwede. Sige, sige, ako na siya. Sabi ba niya sa akin, bakit hindi mo saradahong 10? Ay, grabe, para talaga ako nito. Sabi ko, grabe, my God, sabi ko na wala kong pakialam pa kahit sino magti-discourage kasi sinagot na ni Lord yung panalangin ko. Doon time na lang, sabi ko sa mister ko, buti pa ibang tao may tiwala sa akin. Bukas na bukas, may pira na ako. Pag hindi mo ako suportahan, wala problema sa akin, pero nangutang ako, hindi ibig sabihin magpatulong ako sa'yo magbayad. Kasi mayroon akong produkto na pwede kong ibenta. Sabi ko naman sa'yo. Alam mo, sagot ng mister ko, Ama, pag ibigay yung pera mo bukas, huwag kang magbis ng maganda, ha? Sabi ko, bakit? Hindi ba nalang kang pera, eh? So parang, pag hindi ka pala sanay na humawak ng malaking pera, parang iniisip ng kapwa nating kasama na, mamaya, mahablot yung pera or mga nun mag-isip. So sabi ko, eh, office yun, office aircon yun, hindi pwede. Sabi ko, anong naman para akong namalingke? Sabi ko pa naman ganun. Sabi ko, oh, sige, sino kasama mo? Eh, di siyempre, yung nag-invite sa akin kasi siya yung tutulong doon. Ah, oh, sige, sabi niya, di, ito na. Tapos ganun tinda, tanghali pa lang, pumunta na ako doon kay Lea Bryan kasi sila kasama ko doon, pumunta na dito. Diyos ka, ito na. Pag-uwi na, pa,
di ba may high blood ka? Di ba may eczema ka? Ito. Alam mo, sabi rin salita, sabi ko sa mister ko, kung hindi mo ako susuportahan, huwag ka na lang magsilita, malaking suporta na sa akin. Malaking suporta na. Kulang na akong kontrahin, pero alam nyo, ngayon buang na buang ang mister ko sa Imbobo. May ko sa tagumpay ko sa AIM Global. So, although experience ko naman sa AIM Global, bukod pa doon, yung naka-experience akong wala ng pamasahe, nagutom, napuyat. Totoo yung sinabi sa training na papower-power ka, grabe, payaman, pero naglalambot ka na. Simula sa amin na 23 lang yung pamasahe. Nalihan? Tapos yung pangkape, pabaygays ka, Diyos ko parang hati-hati na lang kayo kasi wala talaga eh. Diba? Tapos minsan sasabihin pa ng mga, payaman ka ba talaga? Pero alam mo sa isip ko, hindi, yayaman ako dito. Sabi ko, yayaman ako dito. So, yun maraming mga pagsubok na bago ako naabot yung tagumpay. Kasi maraming mga pinagdaanan na doon ako lalong tumibay. Diba? Umapit ako kay Lord. Number one ang nagpatibay sa akin is training. Kasi bakit? Dumating yung time na ang mga downline ko is medyo bumagal. Bakit? Si applied is grade 6 lang. Diba? So parang iniisip siya, ano ituturo ni applied? Alam mo yung wala akong masyado pang idea na kundi, tara, atin lang tayo training, atin lang tayo. Yung hindi ako marunong mag-indio, hindi ako marunong masyado mag-upipi. Nung nakita akong lumagas yung tao ko, alam mo, si start nun, sabi ko, hindi ako papayag, mayroon akong feedback sa mga downline ko na hindi ako umasenso, hindi ako kumita kasi hindi ako tinuruan ni applied. Sa madaling salita, nagde-training ako. Ako yung nag-umpisa mag-upipi, ako yung mag-intro, ako mag-product, ako mag-marketing. Sino pinag-aralan ko? Downline ko. Pero bago ko ginawa yun, alam sana ko ng practice. Yung anak kong dalawa, pinapaupo ko sa nang isa. Anak, ikaw is practice. Dalawa kami ng downline ko. Sabi na, yung experience mo na yun na wala kang takot kahit babae. Kasi ano, gusto mong yumaman. Diba? So, eto na. Nung naging boom na yung grupo ko, ayun na, tuloy-tuloy na. Kasi, ikaw mag-prada ka, ikaw mag-indio. Ginaganon ko na sila, natuturo na ako. Kasi pinakita ko na sa nila. So, start nun, grabe. Grabe yung mga downline ko na sabi ko, pag nag-indio kasi ako, sabi ko, kung nakaya ko nga, ako nga, grade 6, ikaw, elementary, ikaw high school, ikaw college, yung kaya. Sabi ko, umuwi ako ng Leyte, grabe. Mga professional yung mga tao ko sa Leyte. Alam mo yung mag-uupi, mag-indio ka na hindi ako nagpakilala kung sino ako. Magpapakilala ako pagkatapos na ng training ko. Nakilala ko lang ako sino ako, tagalite, pero hindi ko sinasabi kung ano lang natapos ko. Baka mamaya, sayang yung training ko, hindi nila ako tingnan. Ano sabi ka? Kung nakaya ko, mas kaya nyo kasi mga professional kayo. Huwag yung tingnan kung sino ako, tingnan nyo kung anong tinuro ko sa inyo. Yeah. Masarap na mga pinagdaanan ko kasi doon tumatamis at doon ako lumago, doon ako tumibay sa mga pinagdaanan ko bago ko nabot yung success.
So, tip ko lang sa inyo, huwag lang talagang tumigil kahit anong mangyari. Laliman ang buhay niyo. Kasi pag tumigil ka, napuyat ka lang, nagutong ka, at yung duda mo, lalong papabayaan mo, walang magyayari sa inyo. Number one dito, hindi kalaban mong kapitbahay, kamag-anak, kakilala, asawa, anak. Ang mahirap dito, hindi nag-success, kinalaban ang sarili. Diba? So yun ang akin talaga kung bakit ako umabot sa gantong tagumpay. So, yun yung number one na tip ko. Lalo sa mga gusto namang umasinso na mas mabilis, the best kung naka-multiple heads. Kasi ganito lang, kung ako dati, in-explainan ako ng 7 heads, siguro mas mabilis akong umasinso. Bakit? Alam ko na mumultiply. So, dahil talagang sino pa naman mag-i-explain sa akin ng 7 heads, eh wala na yung, ano. So, yun lang yung na-share ko sa inyo. So, good morning in Merlita, Bakeran. Yeah!